Naniniwala ang isang political analyst na hindi uubra kung anti-Duterte ang magiging lineup ng isang bayan coalition sa papalapit na eleksyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jacob Lazaro. Base sa listahan na inilabas ng One Sambayan Coalition, walang duda na anti-Duterte tandem ang balak nilang ipambato sa 2022 elections. Pero sabi ng ilang political analyst, luma na ang ganyang estilo kung gusto talaga nilang manalo sa susunod na eleksyon. It's very clear, Robbie, and everyone here na hindi yan mangyayari. We will have at least 5, maybe 10 tandems even. Maybe the winnable alternative to a Duterte endorse or Duterte camp candidate ay yung candidate na hindi maging anti-Duterte but has a positive, di ba? Message. Sa 6 na pangalan na inilabas nila, 2 na ang umatras, habang 2 rin ang nagdadalawang isip pa kung tatakbo o hindi. I have no real political ambitions, but if I have to do the political process to serve my country, our country, ay gagawin ko naman. Si Vice President Lenny Robredo naman, sa Setyembre pa raw maglalabas ng kanyang desisyon. Kaya malinaw na tanging si dating Senador Antonio Trillanes lang ang desididong tumakbo sa eleksyon. Giit pa ni Lavinia, dito na dapat maging inclusive ang isang bayan. Mainam daw kung may mapapasamang hindi naman talaga anti-Duterte. It's actually better to have 2 or 3 that are non-Duterte, so we actually have a choice. Sabi naman ni Armin Luisto ng isang bayan, non-negotiable ang mga issues sa extrajudicial killing, West Philippine Sea at the rule of law. Kaya ang challenge para sa isang bayan ay makahanap ng kandidatong kayang harapin ang 3 issue kahit hindi sila anti-Duterte. Mobile Journal Jacob Lazaro po, hatid ang mukha ng balita.